Welcome back to our channel and welcome here at Royale Garden. For this video, ang pag-uusapan po natin ay topiary style bougainvillea. Ayan. Ano po ba yung topiary? Ang topiary po ay paraan ng paggawa ng shape sa ating mga halaman. Hindi lang po bougainvillea ang pwedeng lagyan ng shape. Yung ibang halaman din, basta malago yung dahon niya or lumalago yung bulaklak, pwede pong gawing topiary style. Pero this time po, topiary style bougainvillea po ang ating pag-uusapan. Tara po at tingnan nyo yung process ko. Based on my own practice, ha? Yung process ko, kung paano ko na-achieve yung aking topiary bougainvillea. Simulan po natin sa simula kung saan mura pa yung mga usbong. Ini-start na po natin or sinisimula na po natin silang bigyan ng or lagyan ng shape. Tara po at samahan ninyo ko dito sa garden para makita nyo po yung step-by-step process na ginagawa ko para ma-achieve ang topiary style or para malagyan ng shape yung aking mga bougainvillea. Ayan, meron po akong grafted dito nasa drum na katanim. Ayan, maano po siya, medyo malaki at saka maraming sanga. Buhay na po yung ibang sanga niya. Pero, ayan po, mula sa pagkakabuhay niya, hindi ko pa po siya natitrim. So, kapag plano mo na lagyan ng shape yung iyong bougainvillea, dito pa lang sa ganito kamura, nag-i-start na po ako. Kasi po, dalawang klase po yung aking grafted. Isang grafted na ginagawa kong mother plant, so hindi ko po sila tinitrim agad. At isang grafted na binibigyan ko ng topiary style. Or tinitrim ko sila, kinakat ko para magkaroon ng shape, para mas maganda kapag nag-bloom. So ito po, para gagawin ko po itong mother plant, pero para pakita lang sa inyo kung paano ko nag-start na gumawa ng topiary, ikakat na po natin. Ayan, bagong graft po siya. Kung napansin nyo, ito walang sanga pero may buhay po siya kaya hindi ko siya inaalis. Ayan, ito isaalisin na natin dahil patay na siya, tuyo na. So, ikakat po natin siya. Bibilangan nyo po siya. Magmula po dito sa pagkakagraft, doon sa umusbong sa kanya, bibilangan mo po siya ng nodes. 1, 2, 3. After ng 3 nodes, pack. Ayan. 1, 2, 3. After ng 3 nodes, pack. Then 1, 2, 3. 3 nodes, pack. Ayan siya. Ganyan po siya. Then eto pa. 3 nodes, pack. Ayan. Ayan. Ganyan po ang ginagawa ko kapag plano kong gawing topiary. Ayan. Dito naman po tayo sa isang puno ulit ng ating grafted. Ayan. Marami tayong puno dito ng grafted eh. After, ito po, ina-trim ko na nung bata pa ha. After ko po na siya ma-trim. Ayan. Ito sample. Pinutol. Then, nag-usbong po siya. Nagsuwi. Doon sa kanyang mga nodes. So, ayan na po siya. Ganyan po ang magiging itsura niya. So, dumami yung sanga. Ayan. Ito rin po, na-trim ko na. So, nag-usbong siya. Nagsuwi ng panibago. So, pagka po ganito na nagsuwi na at humaba na yung sanga, ang gagawin nyo po, magmula po doon sa kinatin nyo, yung suwi niya, bibilang ka po ulit ng 3 nodes. Kakat mo ulit siya. Ayan. Ganyan po. Huwag mo po munang paghinayangan yung bulaklak. Namumulaklak po ulit siya. Mamumulaklak ulit siya. Tapos, pag namulaklak siya, tabi-tabi na po yan.
may shape na siya pabilog. Kung pabilog ang gusto mong gawing shape, pwede mo rin naman siyang igawa ng ibang shape. Pero dito, mas nagagandahan ako ng pabilog. Kaya, ayan, isi-shape ko po siya ng pabilog. Tanglong red po siya, tsaka presas, tsaka Singaporean pink. Ayan, ganyan na po siya. O, diba may korte na po siya? So, hihintayin na po natin tong mag-usbong ulit. And then, pag nag-usbong po ulit siya, may kasama na po siyang flower ulit. Yan, ang ganda po ng variegation ngayon ni Elizabeth Angus. Green lang po yung dahon niya, pero yung usbong niya, nagkakaroon ng variegation. Ngayon lang pong panahon na to, maganda yung variegation niya. Ayan, ayan na po yung epekto ng ating paggawa ng topiary. Marami kang makakat na sanga, pero malaki naman ang igaganda ng iyong bougainvillea. Lalo na kapag yung ginawa mong shape na to, nag-usbong, may kasama ng flower, noon mo magsisimulang makikita ang pagkakaiba ng kanyang kagandahan kapag nilagyan mo siya ng style. Compare sa puro haba lang ng haba yung dahon, haba ng haba yung usbong, kung saan saan na pupunta, mas maganda po yung ganito. Sa mas classic tingnan, mas social tingnan kapag may shape siya. Or ang shape po natin, ang paggawa po natin ng shape ay depende po sa kanyang mga sanga. Kung ano po yung babagay na shape sa kanya. This time po yung mga sanga niya hiwa-hiwalay. So kada dulo nung hiwalay na sanga may bilog. Ayun, ganun po yung ginawa ko. So depende po sa inyo kung anong style ang gusto nyo sa inyong topiary. So, sanga po, yung sanga ang susugalan po natin doon. Yung sanga po ang babagayan natin. Yung mga kinat po na to, yung part na matigas po, itatanim po namin. Dahil nagbebenta nga po tayo ng mga small size. Ayan, meron po ako isang mataas dito na mataas pa sa akin na marami rin pong sanga kahit maliit yung puno. So, ganun din po ang ginawa kong cut. Bawat dulo po may pabilog. Ayan siya. Oh. Iba-ibang kulay naman po siya sa taas. Ano, light violet tsaka yellow. Then, merong orange, may white. Ganun po. So, ayan po siya. Ayan, inabot na naman tayo ng araw. Ito pa po yung isang sample ko na topiary style bougainvillea. Iba naman po ang dating niya dahil sa style naman ng kanyang sanga, hindi po hiwa-hiwalay yung sanga niya. So, tabi-tabi. Maraming sanga na tabi-tabi. So, ang ginawa ko po sa kanya,
May layer dito sa ibaba. Ito. Ayan. May layer. Tapos may second layer po. Ito yung second layer niya. And then meron siyang part na mataas na sanga. Ginawa ko pang third layer po yun. Ayan. O di po ba parang yung bulaklak niya nakakumpol sama-sama. Tapos may style siya. Hindi basta haba lang ng haba ang sanga. Ito naman pong isang cutie na to. Ayan, nakalagay pa siya sa kaputol na container na galon na hindi ko pa naigaganda. Ano naman po siya, nakita ko siya na isang maliit na puno tapos may mahahabang sanga. Ang ginawa ko po, pinutol ko lahat yung mahahabang sanga niya. Tinira ko lang yung pinakapuno at yun po yung ginraft ko. So, dalawang variety po yung nilagay ko, Milo Batik and then Brisa Orange. Ayan na po siya. And then, kinakurve ko rin po siya, yung nilalagyan ko rin po siya ng style. Every time naman po, ganito naman po ang pag-style ko dito. Every time na mag-uusbong po siya, kinakat ko yung usbong. Para hindi po siya humaba. At yung magsuwi po siya na magsuwi para lumago, kumapal. Hindi po humaba yung sanga niya. Kaya sama-sama lang po siya. Maliit din yung tumpok ng sanga niya. Maliit din tumpok ng sanga niya. Tapos maliit po yung pinakapuno. Ayan po yung other side niya. O, diba ang cute? Ang cute. Di ko pa po binibenta to eh. Nagagandahan pa ako sa kanya. Ayan. Ito pa po yung isa nating topiary style. Bougainvillea. Ayan. Two layer. And then, may sanga pa po siya dito na nung paglilipat dito, na bali yung sanga niyang nakagrap sa kanya. So, ginrap ko po ulit siya ng panibago. Hopefully, mabuhay pa. Ayan. Two layer din po siya. At kung sakaling mabubuhay yung sinunod kong sanga, magiging three layer siya. Ito po, pagka ganito, nakikita ko umuusbong sila, kinakat ko lang po yung usbong nila para hindi na maglayo-layo yung sanga nila. Tapos magsusuwi po sila. Kaya kakapal po siya. Alisin lang po natin yung usbong. Ayan. Then to si Magic Ice Cream. Okay lang maalis yung flower. Magpa-flower po ulit yan. Talaga pong ganito para gumanda. Paghihintayin po natin ng matagal. Maghihintay po tayo ng matagal para mapaganda sila. Hindi po in just one click. Ganda agad. Matagal pong inaalagaan bago mapaganda. Then, ito pa po yung mga babies ko. Inaalagaan ko pa lang po sila. Hindi ko pa po sila pinopos para maibenta. Ayan. This time po, dahil plano ko po itong gawing mother plant, hindi ko na po ginrap yung ibang sanga niya. Para lahat ng nutrients niya, dito na lang po masupply. Kasi kailangan ko po itong purple flame. Ayan siya. Then, ito po, pink sayap. Ayan. Nagkaroon na rin po siya ng curve, ng style. Dahil inalisan ko na po siya ng sanga, ganon din dahil pinanggagrap ko po yung sanga niya. Lagi siya nauusbungan. And ito pa po yung iba kong topiary style. Ayan po yung sabi ko sa inyo. Depende po sa sanga. Ito po yung sanga niya. Ayan, two layer din po siya. Kasi meron siyang sanga na medyo mataas. O diba maganda? Kapag hindi ka nagandahan dito, ewan ko na lang. Kamaaraw na po yung ating pagpa-vlog. Ayan po. Depende rin sa sanga. So, ganyan po yung korte ng sanga niya. So, two layer din po ang nangyari sa kanya. Ito pa po. Ayan. So, two layer din po siya. Pag nakikita ko po may humahaba na usbong niya, kinakat ko lang po sila. Para hindi sila makalayo. Para hindi makahaba. Ayan.
So, ito yung sa vlog natin kahapon. Ayan, dito muna sila dahil nagagandahan pa ako sa kanila. Ito naman po yung isang penjing type ng Citra Ginda. Teka, hindi natin makita mabuti maaraw. Ayan, dito po. Yan, lamesa pot po ang tawag namin dito dahil yung paso niya kasing laki ng lamesa. Tapos may mga kasama siyang skull stone. Then, ayan. O, diba? And then, ito pa po. Ayan, hindi natin makita mabuti. Sa kabila tayo. Ayan, hindi pa po siya masyadong makorte. Dahil hindi ko natitrim mabuti. Dahil magulang na po kasi sa sanga niya. Pag tinrim mo siya, kailangan itanim. Eh, medyo marami pa po kaming tanimin. So, kailangan lang po ito. Ayan, i-cut dito. Para pabilog dito yung kanyang flower. Then, may pabilog sa gitna. Then, may pabilog dito. Ayan, ganyan po. So, nandito po yung ating mga magagandang inaalagaan. Pero hindi pa ibinebenta. Ito po maganda rin, root graft. Ayan. May style na rin po siya. Pinakaitaas lang yung sanga niya. Tapos marami na rin siyang flower. Then, ito si Milo Batik. Magandang kortihan yan. Then, ito pa po ang isa. Ayan. Kita nyo po yung pagkakaiba. Dito, wala palang flower. Ay, ang ingay naman ng mga asong ito.